Sunday na may temang ang pamayanang koreksyonal, magkakasamang naglalakbay at nagtataguyod ng misyon ng pagmamahal. Idalangin natin na ang panahong ginugugol ng mga bilanggo sa piitan ay magdulot ng bagong buhay na hangad ni Kristo para sa lahat. Naway gampanan ng mga naglilingkod sa piitan ang kanilang tungkulin na may pagdamay at tunay na malasakit sa mga bilanggo. Sa Ebanghelyo, ipinapaalala na ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao ay iisa. Kung dinadamayan at minamahal natin ang mga nasa piitan, si Jesus na rin ang ating minamahal. Magsitayo na po tayong lahat. Simula ng karunungan ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon bilang isang munting sambayanan dito sa Cluster Faith upang magkaisa tayong magpasalamat at magpuri sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Lalong-lalo na ang kagandahang loob at pag-ibig sa atin ng Diyos. Tayo ngayon ay nasa 30th linggo sa karaniwang panahon at sa araw ding ito ay ipinagdiriwang natin ang Prison Awareness Sunday. Tayo ay inaanyayahan ng ating inang simbahan na ating alalahanin ang ating makapatid na nasa piitan, nasa gitna ng madilim na buhay na kanilang naranasan. Ay huwag silang mawala ng pag-asa, pagkos patuloy silang manalig sa kagandahang loob ng Diyos. At sa pamagitan ng ating mapagtulong at pagsuporta, ay kanilang madama ang pagkalinga at pagmamahal ng Panginoon. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal
Sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalatian. Panginoong Hesukristo, bugtong nanak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Paano natin mapatutunayan na wagas ang pag-ibig natin sa Diyos? Ayon sa aklat ng Exodo, makikita ito sa ating kagandahang loob at pagdamay sa kapwa, lalo na sa mga mahihina, mahihirap, dayuhan at mga bilanggo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon, huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyo, nang ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapupuutan ko kayo at lilipulin sa pamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyong asawa at maulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo, ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga ususero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Puong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Ibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Tugon. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa'yo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway ko'y iyong iligtas. Tugon. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat.
sa piniling hari, dakilang tagumpay, sa kaloob ng Diyos, sa kanyang hinirang tugon. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Ang unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, ang pinakamatanda sa kanyang mga liham. Taglay nito ang kagalakan ni San Pablo nang malaman niya ang nananatiling tapat ang mga Kristiyano sa Tesalonica. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami mamuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon, tinanggap ninyo ang mabuting balita. At dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya. Sa pamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Anupat, hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing, tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa Kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Aleluya, aleluya, aleluya. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama at ako'y mananahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Marunong ka bang magmahal? At kung marunong kang magmahal, paano mo ito ipinapahayag? Magandang umaga po sa lahat. Good morning! Batiin po natin ang ating katabi ng good morning. At higit sa lahat, palakpakan muli natin ang Diyos. Papuri at pasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Muli, ginising niya tayo at binigyan ng buhay. Binigyan niya tayo ng kalakasan. Maganda ang ating panahon. At binigyan tayo ng pagkakataon upang muling makipagtagpo sa Kanya. At sa ating pakikipagtagpo sa Kanya sa pagdiriwang ng banal na misang ito, mulit-muli pinapahayag natin sa Kanya ang ating taus-pusong pasasalamat. Pasalamat sa Diyos sa Kanyang kagandahang loob. Pasalamat sa ating Panginoon sa Kanyang wagas na pagmamahal. Salamat sa Diyos kahit meron tayong mga problema, patuloy tayo nakaranas na makahirapan, mga hamon at pagsubok sa buhay. Subalit, binibigyan pa rin tayo ng mabiyaya na ating kinakailangan upang tayo ay makapagpatuloy sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa umagang ito, iniwanan natin ang ating magawain sa ating mga tahatahanan dahil nais nating makipag-date sa totoong nagmamahal sa atin, ang ating mapagmahal na Diyos. At sa ating pakipag-date sa Kanya, muli narinig natin ang Kanyang mga salita na punong-puno ng mga paalaala, pagturo at paggabay sa atin kung ano ang mga dapat nating gawin na Kanyang mga minamahal. Maya-maya, ibigay niya muli ang Kanyang katawan at dugo, ang ating kalakasan upang harapin ang mga pagsubok at hamon sa buhay. At dahil dito, karapat-dapat lamang na atin siyang papurihan at pasalamatan. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa 30th linggo sa karaniwang panahon. Ilang linggo na lang, panahon na naman ng Adbyento, maghahanda na naman tayo ng Pasko, ng pagsilang ng ating Panginoon. At sa araw na ito ay ipinagdiriwang din natin ang Prison Awareness Sunday. Tayo ay inanyayahan ng ating inang simbahan na huwag nating kalimutan. Kahit sila ay nagkamali at nagkasala sa kanilang buhay, ay minamahal sila ng ating Diyos. Sila ay ang ating makapatid na nasa piitan. Sa pagdiriwang natin ng Prison Awareness Sunday, inanyayahan tayo ng ating simbahan na isama natin sila sa ating mga panalangin. Hindi madali ang kanilang buhay sa loob ng piitan. Nung seminarista ako at nung ako ay naging pari, may mga pagkakataon na ako ay nakabisita sa mga piitan. Naalala ko yung aking buhay noong na-assign ako sa San Roque Parish sa Cordova, Cebu. Ang aking kwarto ay talagang tapat ng piitan, municipal jail ng Cordova. At nung ako ay pari doon, ay hindi ko sila nakakalimutan kasi maagang maaga pa ay maririnig mo na ang kanilang ingay. At kuminsan hanggang sa aking kwarto ay masinghot mo ang amoy ng nasa piitan. Maliit lang ang espasyo ng kanilang piitan,
Siksikan sila parang sardinas sa loob ng piitan. Halihinan ang kanilang pagtulog, schedule ang kanilang pagtulog. Dahil walang extra space upang sila ay makahiga. Marami sa kanila ang natutulog na nakatayo. Hindi ganun kasarap ang mga pagkain na kanilang kinakain. Kaya hindi madali ang kanilang buhay. Kaya sa araw na ito, naalaala ko sila na kapag mag-celebrate ako ng aking birthday, kasama ko ang municipal mayor ng Municipality of Cordova, Cebu. No? Doon ako nagsiselebrate ng aking birthday sa pamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa at pagpapakain sa kanila. Ganun din ang pamimigay ng mga sabon, na mga bimpo, mga shampoo, at kanilang mga kinakailangan. Pagpapahayag na sila ay mahalaga din sa ating mga puso sa gitna ng kanilang mga pagkakasala at pagkakamali na nagawa. Sila ay lubos na nangailangan ng ating pagmamahal at ng ating pag-aaruga. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng Prison Awareness Sunday, nitong 30th linggo sa karaniwang panahon, ang ating Diyos ay may mga mahalagang paalaala at pagturo sa atin. At ang kaniyang paalaala ay tungkol sa pagmamahal o pag-ibig. Marunong ba tayong magmahal? Gaano katotoo ang sinasabi nating pag-ibig? Gaano tayo katapat pag sinasabi natin sa Diyos, "I love you, Lord"? At paano natin ipinapahayag ang mga pag-ibig na ito? Sa ating ebanghelyo, ating narinig na may isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus at nagtanong. Sabi niya, "Panginoon, marami po tayong makautusan na black and white nating sinusunod. More than 500 plus ang ating mga kautusan. Out of 500 plus na ating mga kautusan, alin sa mga ito ang pinakamahalaga?" At si Jesus ay sumagot, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip." Buo! Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, hindi 50-50, hindi bariya, buo na pag-ibig sa Kanya. Buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong puso. Hindi kung mayroon lang tayong kailangan, saka natin siya maalaala. Hindi lang kung meron tayong hinihingi at mayroong kinakailangan sa buhay. Hindi lang kung kailan natin siya maalaala, saka natin siya iibigin. Kundi araw-araw, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong puso nating mahalin ang ating Panginoon. Walang iba tayong totoo at dapat na mahalin ng higit sa lahat, kundi ang ating mapagmahal na Diyos. Siya sana ang number one nating iniibig. Siya sana ang nangunguna sa ating mga puso na ating minamahal. Hindi pangalawa, hindi pangatlo,
hindi sa kahuli-hulihan, kundi siyang pinakauna at buo nating mahalin. Buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. At paano natin ipahayag ang pagmamahal natin sa Diyos ng buong buo? Sabi niya, ito ang pangalawang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, ang pagmamahal natin sa Diyos ay maipahayag lamang natin, hindi lamang sa pamagitan ng pagsabi ng I love you Lord and praise the Lord, kundi maipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Sabi ng ating unang pagbasa, kapag gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, ipinapahayag natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, kung ano ang ginagawa mo sa pinakamaliit mong kapatid, ay ginagawa mo ito sa akin. Kaya kapag iniibig natin ang pinakamaliit nating kapwa, kapag minamahal natin ang ating kapwa, minamahal natin ang ating Diyos. Hindi totoo ang ating pag-ibig sa Diyos kung galit na galit tayo sa ating kapitbahay. Hindi tunay ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya, tapos pag-uwi natin sa ating pamayanan, ay hindi natin kabati ang ating kasama. Hindi totoong pag-ibig yan. Nasabihin mo, I love you Lord, tapos marami kang puot at galit sa iyong puso. Hindi totoong pag-ibig yan. Nasabihin mo, Lord, naglilingkod ako sa iyo dahil minamahal kita. Subalit hindi ka marunong tumulong sa iyong kapwa na higit na nangailangan na iyong tulong at pag-uunawa. Dahil ang pag-ibig natin sa Diyos ay maipahayag lamang natin sa pamagitan ng ating pag-ibig sa kapwa. At itong pag-ibig na ito, itong dalawang pag-ibig na ito ay hindi natin pwedeng paghiwalayin. Hindi natin pwedeng sabihin, si Lord lang aking mahalin. Kaya linggo-linggo magsiserve ako sa Kanya. Araw-araw magro-rosaryo ako. Lahat ng organisasyon sa simbahan ay salihan ko. Bahala na yung aking makapitbahay kung nangamatay sila sa gutom. Ang importante, praise the Lord at palagi ako sa simbahan. Hindi din pwedeng sabihin na, bahala na si Lord. Yung aking kapwa na lang ang gawan ko ng kabutihan at aking mahalin. Kaya lahat ng mga tao na nangailangan ay tulungan ko, suportaan ko sila. Bahala na kung kasal, binyag at libing lamang ako makapasok ng simbahan. At bihira lamang ako makapagdasal. Ang importante, tumutulong ako sa aking kapwa. Kulang. Kasi ang sabi niya, ibigin mo ako ng buong puso, ng buong pag-iisip, at ng buong kaluluwa. At ibigin mo rin ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At anong klaseng pag-ibig ito? Ang pag-ibig na ito ay hindi lang isang emosyon. Dahil ang emotion ay kumukupas. Feeling, love is not just a feeling. Because feelings fade away. Kapag ang pagmahal natin ay base lamang sa ating emotion, hindi kung hindi maganda ang ating emotion, wala na tayong pag-ibig. Feeling is, love is not just a feeling.
Love is a decision. Love is a choice. And love is a commitment. Ang pag-ibig ay isang choice, isang pagpili. Na kahit mahirap dahil pinili mo siyang ibigin, ipadama mo ang pagmamahal. Halimbawa, sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. You have to decide to love your enemy. It is a decision. It is a choice. At iyon ay ang pagtatalaga ng ating sarili. At ang pag-ibig na ito ay maipapahayag lamang sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan. Hindi totoo ang iyong pag-ibig sa Kanya kapag gumagawa ka ng kasamaan sa Kanya. True love ay maipahayag sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Kapag ginawa natin ng kabutihan ang ating kapwa, ipinapahayag natin ang ating pag-ibig at ang pagmamahal sa Kanya. At higit sa lahat, ang pag-ibig na ito ay katulad ng pag-ibig sa atin ni Jesus. At paano ipinahayag ni Jesus ang Kanyang pag-ibig sa atin? Hindi lamang sa pamagitan ng pagbibigay ng ating hinihingi. Hindi lamang sa pamagitan ng pagsagot sa ating mga panalangin. Hindi lamang sa pamagitan ng pagyakap sa atin at pagsabi na, "Oh, I love you 3 times a day. Kundi ipinahayag ni Jesus sa pamagitan ng Kanyang pag-alay ng Kanyang buong buhay sa krus. Tumulo ang luha, pawis at dugo sa Kanyang katawan. Nagsakripisyo siya para sa atin. Inialay niya ang Kanyang buong buhay para sa atin upang maging ganap ang ating kaligtasan dahil tayo ay Kanyang lubos na iniibig at minamahal. At ang paalaala sa atin ng ating ebanghelyo na sana ganun din tayo umibig, ganun din tayo sana magmahal. Nang totoong pagmamahal ay handang magtiis, handang magsakripisyo, handang magpatulo ng pawis, luha at dugo, at handang mag-alay ng Kanyang buong buhay para sa ikabubuti at ikaliligtas ng Kanyang minamahal. Marunong ka bang magmahal? At kung marunong tayong magmahal, paano natin ipinapahayag ang pagmamahal na ito? Sana katulad ng pagmamahal ni Jesus na handang magpatawad, handang umunawa, handang magsakripisyo, handang mag-alay ng buong buhay para sa Kanyang minamahal. At mababasa natin ang tutunong kahulugan ng pagmamahal sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. At kung ang mga ito ay ating isinasabuhay, ipinapahayag natin ang totoong pagmamahal. Amen. Sitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na nako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan na mabanal,
sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, inatasan tayo ng Panginoon na gawin ang lahat sa diwa ng pagmamahal. Buong pananampalataya nating hingin ang kanyang gabay upang maging makasangkapan tayo sa paghilom ng mga sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa. Sa bawat panalangin ating itugon, Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang simbahan na laganap sa buong daigdig, sa pamuno ni Francisco na aming Santo Papa, mga obispo at lahat ng mga kaparian ay maging daluyan ng pagpapagaling at walang maliw na pag-ibig mo sa amin, manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa pamahalaan, ang sangay ng ehekutibo, hudikadora at lehislatora ay magkaisa at kanilang alalahanin na sila ay pinagkatiwalaan mo, Ama, ng karunungan para gamitin sa paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga taong naatasang maglingkod sa larangan ng kalusugan, mga doktor, nurses at iba pa, ay bigyan ng lakas ng loob at katawan upang magampanan ang kanilang tungkulin sa mga may sakit at mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga naatasang mga laga sa ating mga kapatid na nasa loob ng piitan, ang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, at sa lahat ng mga piitan sa aming bansa ay magampanan ang kanilang tungkulin nang may kasamang pagmamahal ayon sa iyong kautusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng Kristiyano ay maging kasangkapan at tumugon sa panawagan mo, O Diyos, sa pagbabahagi ng walang maliw na pag-ibig mo at paghilom ang mga sakit at lumbay na dinaranas nang bawat isa, dulot ng iba't ibang karamdamang pisikal at emosyonal na nagpapahirap sa mga tao, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong wagas na pag-ibig sa amin, pinagkalooban mo kami ng buhay at kaligtasan. Tulungan mo kaming tuparin ang pinakamahalagang utos na ibigin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at kalakasan. Gayon din naman ang pag-ibig sa aming kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. Patuloy nawa kaming maging tagapagbahagi ng pag-asa sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus kasama ng banal na Espiritu. Amen. Magsiupo po. Thank you.
pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamaliin ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng berhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami'y kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa na maanghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Stuway gunitain, sarili ay inihain.
kanilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami'y nagpapasalamat dahil kami'y iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling na kagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang alan Apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na pige. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuri at pasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal na iyong anak. Upang kanyang kahari ay patuloy na may sa katuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa mga pasasalamat, paalala at panyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, the Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, ang Social Communications Ministry para sa ating FB live streaming at sa atin pong lahat na narito ngayon. At sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. At sa susunod na linggo naman po, ang sponsor ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Para po sa mga paalala at panyaya, una ang lahat po ay naanyayahan sa Lunes, October 30, para po sa pagtatapos ng ating buwan ng Santo Rosario. Magkakaroon po tayo ng prosesyon sa ganap na ika-anim ng gabi na magsisimula po sa ang prosesyon sa Woodcroft Bayanihan kasama ang mga kapilya ng St. Clair at Lourdes, lalabas po sa entrance ng Bayanihan Street. At maghihintay naman ang mga kapilya ng Cluster Hope kasamang kapilya ng San Pedro Calungsod sa kanto ng Reparo. Ang kapilya naman ng Mother of Perpetual Help ay maghihintay sa kanto ng Pineda at ang kapilya ng Santa Teresa ng Calcutta ay sa tapat ng Bougainvillea Street naman maghihintay. At ang San Roque Chapel naman ay sa Bodega dito po maghihintay at tutungo sa Quirino Highway. At ang San Juan Chapel ay maghihintay sa Mars Gasoline Station at tutungo papuntang St. Louis de Montfort Chapel. At doon po idaraos ang banal na misa sa aganap na ikapito ng gabi. Ikalawa, sa November 1 po, ang ating pagdiriwang ang All Saints Day. Magkakaroon po tayo ng mga misa at ito po ang mga sumusunod na schedule. 6 a.m. po dito sa Bodega. At sa Eternal Gardens naman po ang 9 a.m., 2 p.m., 4 p.m. at 6 p.m. Sa ika-apat naman po ng hapon, magkakaroon po tayo ng Treat and Bless. Dadalaw po ang mga sakristan at youth at magdadamit ng iba't ibang santo
at dadalaw sa 5 pamilya ng bawat kapilya at ipagdarasal po nila ang bawat pamilya na pupuntahan. Ang malilikom na pondo po dito ay gagamitin upang matreat ang isang pamilyang pinakanangangailangan ng tulong upang sila ay pakainin at mabigyan ng mga bigas at iba pang mga pangailangan. Ikatlo, sa November 2 naman po ang All Souls Day, magkakaroon po tayo ng misa para sa mga kaluluwa sa ating mga yumao. Ang mga sumusunod po ang oras, 7 a.m. sa Eternal Gardens at 6 p.m. sa Woodcraft Bayanihan sa Cluster Love Chapel. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program at sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating pinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangailangan, ang isang dakot mo ang papawis sa gutom ko. Gayon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapagawa at pangailangan ng ating simbahan. Maraming salamat po. Karagdagang mga paanyaya at paalaala, mamayang hapon po ang bagong ordained na pari ng Missionaries of the Sacred Heart na si Father E.J. Salino ay magdaos ng kaniyang unang misa dito sa ating mission station. Siya ay magbigay sa atin ng special na panalangin at blessing at halik tayo sa kaniyang kamay. So ang mayroong panahon, mamayang hapon, alas 5 ng hapon, may banal na misa tayong gaganapin doon sa Woodcraft Bayanihan para sa Thanksgiving Mass ng bagong ordain na si Father E.J. Salino MSC. So ang lahat, lalo-lalo ng ating mga leaders sa ating mga kapilya, ay aking inaanyayahan na dumalo sa pagdiriwang. At bukas po ay paalaala sa ating pagtatapos ng ating buwan ng banal na rosaryo. So dalhin po natin ang imahen ng Mama Mary na ating pinapaakyat sa mga bahay-bahay. Tapos dalhin din po natin ang ating mga boxes, donation boxes. Yan po ang ating ialay sa panahon ng pag-alay ng banal na misa. Tapos ang procession po natin ay ganap na alas 6. So mag-assemble na tayo ng mga alas 6. Alas 6 ay magsimula ng maglakad papunta po sa St. Louis de Montfort Chapel. At sa ganap na alas 7 ay magdiriwang tayo ng banal na misa. At pagkatapos ng banal na misa ay may kaunting salo-salo na ihanda ang St. Louis de Montfort Chapel para sa atin. So ang lahat sana ay marami sana tayo ang pupunta bukas. Tapos na po iyan ang election. Piliin po natin ang mga mabuting maglilingkod sa atin. Huwag po tayong magpadala sa 100, sa 200, 500 na pera. Kundi piliin po natin yung talagang mabuting tao na nais talagang paglingkuran ang ating barangay at paglingkuran tayo. Tapos sa November 1, yung mga schedules po natin sa ating mga misa. So dito po yung first mass natin, alas 6. Tapos alas 9 doon sa Eternal Garden, alas 2, alas 4 at alas 6. Tapos sa November 2, may misa tayo uli doon sa Eternal Garden sa ganap na alas 7 at sa Woodcraft Bayanihan ng alas 6. So bago sana darating ang November 1, ay nahulog na po natin sa ating kahon ang ating mga envelopes na may pangalan ng mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. Sila po ay ating mimisahan sa loob ng buwan ng Nobyembre at sila din ay ating babasbasan ang ating mga intention sa buwan ng Nobyembre sa ating mga misa. Kahit sa mga chapel masses po natin, dala-dala po natin sila upang sila ipag-alaya natin ng banal na misa at pagbabasbas. So sana maibalik na natin para sa November 1 ay maisama na sila sa ating banal na misa. Tapos sa November
November 3 to 4, ang ating mga kabataan ay mayroong gathering sa Nueva Ecija. So magpadala po tayo ng 13 na mga kabataan mula dito sa Mission Station na mag-represent ng ating community para sa Chivalry Youth Day. No? Doon po sa Nueva Ecija gagawin ang Chivalry Youth Day. No? Tapos sa November 2 hanggang sa November 5, mawala po ang inyong chaplain. Uuwi po ako ng Iloilo dahil sa November 3 ay death anniversary ng aming nanay. No? Darating yung aking kapatid mula sa Singapore, sa US at dito sa Maynila para magsama-sama kami upang gunitain ang 14th year death anniversary ng aming nanay. So, babalik po ako ng linggo ng umaga pero hindi ko na maabutan yung flight ko. Hindi ko na maabutan yung misa natin dito sa bodega. So, ang misa ko ay sa Santa Quiteria at doon sa Woodcraft sa darating na linggo. No? Tapos, after that Sunday, so hopefully sa November 5, November 6, no? So, simula na natin ang ating pag-renovate ng ating bodega. No? So, bubong lang muna ating unahin. Kung mayroon tayong matirang pera, so isunod natin yung pag-elevate ng ating altar. No? Itaas po natin itong altar. Tapos ang pagbukas dyan, bubuksan po natin dyan. Palitan po natin ng jealousy at saka grills, no? Para may hangin na papasok. No? At mayroong design na tayong ginawa para makapasok yung hangin sa both sides ng ating bodega. So yung mga may nakatanggap ng 13-month pay dyan, no? At saka mga bonus, no? Sana dagdagan nyo yung ating pundo para sa ating construction fund, no? Para simulan na natin ang pagre-renovate ng kapilya para by December, kahit malakas na ang ulan, hindi na tayo mabasa ng tulo ng ulan dito sa pagdiriwang natin ng banal na misa, no? So hopefully by November 6, sisimulan na natin ang pag-renovate, no? Renovation muna, hindi natin kaya yung pagpapatayo talaga ng two-story na simbahan, no? It worth around 7 to 8 million. So sa loob ng isang taon hindi natin nakayanan na pag-ipunan ang mga iyon. So suggestion ni Bishop ay magsimula muna tayo sa maliliit na bagay, ang pagre-renovate ng ating bubong. So sa ating mga viewers, sa ating live streaming, lalo-lalo na yung manonood sa ibang bansa at makaibigan nating medyo merong sobra-sobra at extra sa kalang pang-araw-araw na pangailangan, kami ay kumakatok sa inyong mga puso na tulungan ninyo kami para sa madaling panahon ay maipaayos namin ang aming simbahan dito sa bodega. So ipagdasal ninyo na maging matagumpay itong pagsimula natin ng ating renovation. Siyempre ayusin po natin yung mga dingding na iyan, no? I-finishing po natin yan, pinturahan, alisin po natin itong mga haligi, no? So ayusin natin yung mga wirings natin, no? Para maganda at maayos ang ating simbahan dito sa bodega, no? So muli, maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Kita-kita tayo bukas sa closing ceremony ng ating Month of Rosary. Yung mga officers at yung nais pumunta mamayang hapon, very welcome para sa Thanksgiving Mass ni Father A.J. Salino. Para makahalik kayo sa kamay ng bagong ordain na pari at mabigyan kayo ng special na blessing. Maraming salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat. Magsitayo na po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo samantalang iginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, ipadama mong ikaw ang kapiling na mabumubuo ng iyong bayan. Ipagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming mga kailangan. Huwag mo kaming pababayaan. Upang kami ay sumapit sa buhay na para sa aming iyong inilaan. Sa pamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Ama naming mapagpala, ipagtanggol mo at basbasan mo
ang iyong mga kaanib ng iyong angkan. Ipagkaloob mo ang kalusugan ng buong katauhan, ang walang pag-iimbot na pagmamahalan, at ang walang maliw na katapatan sa iyo sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang sa banal na pakikinabang sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo, iwasan ang away-away, always love-love. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday!